sino ang mga undrafted players ngayon sa liga. Pero bago ang lahat, this is Aegon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para wala kang mamintis ng mga videos natin. Siyempre, ang kategory natin is nasa liga pa din. Naging undrafted, siyempre. Hindi kasama dito yung mga direct hire. Props na rin sa mga naunang undrafted players pero wala na nga sa liga. Katulad ni na Marky, Josh Urbistondo. So, ayun. Nagmarka nga sila sa PBA kahit walang kumuha sa kanila sa PBA draft. Honorable mention na lang kay Gryan Mendoza ng TNT Katropa. Kasi nasa liga pa naman siya pero not sure kung naka-activate siya sa roster or kung gagamitin ba talaga siya in-game. So, ayun, overall naman ay 6 lang yung current undrafted player sa liga. So, madali na lang yung top 5 natin. Number 5 is Jaymo Eguilos. Naging undrafted nga ito noong 2013 kahit pa galing sa FEU na alam nating quality players ang mga napuproduce. Hindi nga siya sunerte dito pero nagkaroon naman siya ng saglit na stint sa Blackwater at nawala rin agad at sumubok sa MPBL. Ngayon nga ay kailangan ng Phoenix Fuel Masters ng big man at nasign na agad siya dito. Nirang ko nga siya na mas ahead siya kay Gryan Mendoza kasi naka-activate na nga ito sa roster at sure ball na gagamitin ng Phoenix unlike sa kaso ni Gryan sa TNT Katropa na sobrang loaded sa posisyon niya. Number 4 ay si Raymond Aguilar, undrafted noong 2009 PBA draft. Pero luckily ay nagkaroon ng Blackwater sa PBA at nagkaroon ito ng spot sa roster. Kasama pa nga siya sa trade noon kay Chris Ellis na kasama si Dave Marcelo, kapalit si Art De La Cruz at tong si Raymond Aguilar na mapupunta sa Ginebra. Hindi naman pala totoo yung mga rumor sa kanya this offseason na magre-retire na daw siya. Currently nga ay nasa active roster pa rin siya ng Barangay Ginebra. Masyado pang maaga para magretiro. Sayang sweldo. At walang Greg Slaughter kaya nagkaroon pa rin ito ng spot sa roster. Number 3 ay si Philip Panyamogan, undrafted noong 2014 PBA draft. Pero merong tournament na inorganize ang Global Port Batampier at kasali nga dito si Panyamogan. At agad namang na-impress sa kanya ang Batampier at sinign nga ito noong 2016 season. After one season nga sa Global Port ay nakapagdalawang season pa ito sa franchise ng Kia bago mapunta ng MPBL. At noong nangangailangan ng Guardia ang NLEX dahil nga sa suspended si Ravenna tapos injury si Kevin Alas ay nagkaroon ito ng pagkakataon. At kasalukuyang nasa Road Warriors pa din kahit pa bumalik na yung dalawang Guardia na yan. So ayun, nagsisilbi siyang spark coming off the bench. Number 2 ay si Brian Faundo, undrafted noong 2009 PBA draft. Pero sinign naman siya ng Barako Bull para sa kanyang rookie season. Pero hindi naman naging maganda ang impact niya dito. Tapos napunta na ng ABL, naglaro bilang imports at nagkaroon ng 6 months na contract sa Meralco Bolts. Naging journeyman na nga si Faundo after ng Meralco stint niya. Naging R21, Petron, Barangay Ginebra, Blackwater at matapos mag-expired ng kontrata niya sa Elite noong 2015 ay kinuha ito ulit ng Meralco Bolts at hanggang ngayon ay nasa kampo pa din nila. Naging reliable backup nga itong si Faundo sa Meralco at lalong mas naging effective sa kanyang mga papiso-pisong jumper na minsan nagiinit pa nga eh. Not so dominant player pero a nice complementary player para sa Meralco Bolts kaya nga tumagal pa ito sa kanilang franchise hanggang ngayon. Number 1, kilala nyo na, Jackson Corpus, undrafted noong 2014 PBA draft, spending his time sa D-League at sa ibang liga matapos nga hindi mapili sa PBA draft hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon sa team ng Mahindra / Kia noong 2017 kung saan nakakita na nga tayo ng susunod talaga sa yapak ni Mark Pingris. Dito pala nga ay nakitaan talaga ng potential at naging mainit sa mata ng ibang teams kung paano nga nila ito makukuha. Pero when Colombian Jeep gets CJ Perez, everyone thought na this is a building of a new trio with McCarthy. Pero hindi din nagtagal dahil na-trade nga siya papuntang Magnolia Hotshots kapalit si Aldrich Ramos. Sa first game niya nga sa Magnolia ay nagpakita agad ito na fit nga siya dito. Kahit saang team naman ito mapunta basta hard worker ay magiging fit ka talaga. Of course,
Swerte din naman ni Corpus dahil makakasama niya nga si Mark Pingris na magtuturo sa kanya. Well, that is management decision, not the players. Kahit naman gusto ni Corpus na kasama pa rin si Perez at Calvo. So, ayun lang, sad. Magkakasama pa rin naman sila outside of the PBA court. At ayan lang para sa ating mga undrafted players. Like the video and mag-suggest na rin kayo ng mga paksa para sa mga susunod na uploads. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye!